napko sa twina. Ito nga kaganapan sa ang Provinsyano para ngayong araw, April 13, 2022. Kita nga ni Don Ignacio ang kanyang assistant nga na si Talia na wala ng malay. Kaya naman sinabi niya sa kanyang kapatid na maghihiganti sila at hahanapin ang mga taong gumawa noon kay Talia. Samantalang sa kabilang banda naman, si Aling Lucia naman ay malapit nang makarating sa ospital at hindi nga hahayaan ni Aurora na may masamang mangyari dito. Kalayuman ang task force Aguila sa mga black ops at kay Lito, subalit hindi pa rin ito naging sapat upang hindi sila matuntun. Kaya naman napaligiran sila ng mga black ops. Nagkaputukan na nga sa bahay kung saan nagtatago ang task force Aguila, subalit hindi rin nagpatinag si Cardo at binuksan niya ang bintana at pinagbabaril nga ang mga black ops na naghihintay sa kanila sa labas. Samantalang kahit marami nang nalalagas sa black ops ay tanging si Jerome lamang ang may tama sa task force Aguila. Kahit nga nasa bingit ang kamatayan ang mga task force Aguila dahil pinaliliputo na sila ng kalaban. Isang magandang balita ang bumungad sa kanila dahil may underground pass na pwedeng daanan nga ng mga Aguila at hindi na nila kailangan pa makipagbarilan sa mga tauhan nila dito at ang black ops. Naman maayos na nakalabas ang mga task force Aguila. Nagulat nga sila dito pag akyat nila sa bahay ay wala na doon ang kanilang mga hinahanap. Subalit na nakita nila ang dinaanan ng task force Aguila kaya naman nasundan pa rin nila ang mga ito. Nakipagbarilan na naman sila sa kalsada at ang daming tao na naman ang nadaramay dahil sa kanilang ginagawa. Hanggang saan kaya ang takbuhang magaganap sa pagitan ng task force Aguila at paano na kaya ang peking presidente na si Mariano talaga namang laglagan na nga ang dugo dahil natadtad na nga siya ng bala ng baril subalit buhay pa rin siya. Ito nga ang ating aabangan mga ka-trending. Ang mga ka-trending, salamat! Have a nice day everyone!